bawat iconic na larawan sa NBA may kakambal na istorya. Mga kwentong nagsilbing pamanan ng liga na nakaukit sa memorya ng mga fans dahil sa mga di matutumbasan nitong halaga. Noong June 11, 1997, ang eksenang ito ang natutukan ng mga lente ng kamera. Hindi ito bromance sa pagitan ng Batman ng Chicago Bulls na si Michael Jordan sa kanyang itinuturing na Robin na si Scottie Pippen, kundi isang representasyon sa dedikasyon ni MJ kung hanggang saan ang kaya niyang tiisin. Ito ang historic na The Flu Game ni Michael Jordan sa Game 5 ng 1997 NBA Finals. Nahanapin mo man ang lahat ng archive sa internet, garantisadong palaging kasama sa kanyang top 10 moments. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score, kung ano ang naging performance ni Jordan sa larong ito at ang mga detalye, kontrobersya at konteksto 24 years ago, ang The Flu Game ni Michael Jordan na nagselyo ng kanyang dedikasyon at puso sa laban, sarili man niya ang maging hadlang. Ang imahe ni Scottie Pippen tangan-tangan ng isang physically drained na Michael Jordan ay hindi malilimutan. Gaano karaming beses man itong balik-balikan. Dahil ito ang pinaka-the best na maglalarawan sa kwento ng The Flu Game noong Game 5 ng 1997 NBA Finals. Ang maituturing na greatest physical accomplishment sa buong career ni Michael Jordan, kung saan sa kabila ng kanyang iniindang sakit, nagawa pa rin niyang budburan ang Utah Jazz ng heartbreaking na pasakit. Sa pagkaubos ng oras 90-88, rehistrado na sa Bulls ang panalo. Dito lalamyalamyang naitaas ni Michael Jordan ang kanyang mga tikom na kamao, simbolo ng tagumpay sa larong sinikap niyang maitagpos hanggang sa dulo. Sa mga larawan at video footages, kitang-kita ang pagod at pagkawala sa wisyo ng Chicago Bulls main man na animoy anumang oras bibigay na sa dikdikan. Pero dahil sa mind over matter focus niya sa laban, ang dedikasyon at puso ni MJ nangibabaw pa rin lumutang. For the longest time, ang larong iyon ni Jordan na nakilalang The Flu Game ay naging malaalamat dahil sa kanyang brilliant performance. Bagaman nabahiran ito ng ilang mantsa ng kontrobersya sa mga taong lumipas. Dahil sa samot-saring naglabas ang angulo tungkol sa di umano na totoong dahilan ng exhausted physical condition ng Chicago Bulls shooting guard. Noong 2013, nalango ang publiko sa anggulong dahil ito sa hangover ng 5-time MVP dahil di umano sa hilig ni MJ na mag-party-party. At noong 2020, sa documentary series na The Last Dance, lumutang naman ng isang ideya na mula ito sa isang food poisoning the night before the game dahil sa kinain ni MJ na pizza. Ano man ang dahilan, trangkaso man, hangover o food poisoning, nagresulta ito para mamilipit sa sakit at magsuka ang Chicago Bulls superstar. Hindi makasama ang kanyang tropa sa pag-aalmusal at dumating sa basketball venue 2 oras na lang bago ang laban. Bagaman walang conclusive evidence, ano nga ba ang angkop na itawag dito kung hangover o food poisoning game, tumatak sa isip ng mga tao ang larong flu game, bunsod ng mga pahiwatig ng sikat na sports commentator na si Marv Albert during the time. Big story here tonight, the story concerning Michael Jordan's physical conditions. He is suffering from flu-like symptoms. Pero anuman ang dahilan, ang sigurado, wala sa wisyo at kondisyon na maglaro ang katawan ni Michael Jordan. Crucial pa naman ang Game 5. Dahil sa yugtong ito, inilublob sila ng Jazz sa 2 sunod na pagkatalo para maitabla ang serye sa 2-2. Bumibitak ang lamat ng kahinaan ng defending champion na Chicago, samantalang ang Utah Jazz may rumaragasang kumpiyansang maladilubyo. Ang Utah ay binabandirahan ng season MVP na si Carmelo na ipinaglihi sa muscle. Kapartner si John Stockton na ginawa namang hobby ang mga assist at hustle. May kasama pang home court advantage ang laro ng Utah Jazz, tinaktakan ng angas at gigil. Narendahan nila ang mga sungay ni Jordan sa Game 4 para makapagtala lamang ng 22 puntos. Ang pinakamababang output ng superstar sa kanyang championship records. Malayong malayo sa kanyang career championships average na 33.6 points. At ngayon sa Game 5 para sa Bulls, mapakla na nga ang pakikitungo ng home crowd ng Utah, mukhang magiging matabang pa ang timpla ng laro ng kanilang superstar na gwardya.
Nang magsimula ang laban, kaagad na nagmanifest ang iniindang sakit ng superstar nang sa first quarter, si Jordan at ang Bulls may performance na kadual-dual. Wala sa hulog ang kanyang mga tira at galaw at karamihan sa kanyang pukol at bitaw tapon ng sabaw. Sa kabilang banda, kung noong unang kanto ay nagmistulang pasmado ang mga kamay ni Jordan, ang himig naman ng laro ng Jazz umiindayog na sa laban. Kaya naman ang Bulls, hirap na hirap indakan ang 16-point lead na tambakan. But Jordan, being the prolific scorer that he was, ang ginaw na nararamdaman niya sa second quarter ay ginawa niyang gasolina at panggatong para kalagin ang tali ng mga toro at pausukin ang mga ilong. 17 points ang kanyang pinagpatong-patong mula sa kanyang samot-saring arsenal na nagpapagahol. Swabe ang bawat bitaw niya sa linya. At ang kanyang palabigasang mga pull-up jumpers, ilista mo na. Sa kanyang post-up move, nagpakita siya ng gilas, kumubra ng assist at minirienda ang depensa ng kalaban sa kanyang transition attack. Nang nenok din siya ng bola sa Jazz, saka sumideline ng isang follow-up dunk, kaya ang 16-point lead na sinisibak, natapyas nila sa apat papasok ng second half. Pagpasok ng third quarter, muli siyang nawala sa tempo dahil sa kondisyon ng katawan na wala sa wisyo. 2 puntos lang ang kanyang tinabo sa ikatlong kanto at makikita sa tuwing may stoppage na halos tumukod ang kanyang katawan na lulugulugo. Halos hindi siya makagulapay tuwing nasa upuan. Hindi mo malaman kung malapot o malamig na pawis ba ang sumisingaw sa kanyang katawan. Inamin niya sa Last Dance documentary na noong mga panahong iyon, dehydration na ang rumurumansa sa kanyang katawan. Pero hindi nakalista sa bokabularyo ni Jordan ang salitang paghinto. Absent siya sa school nang ituro ng teacher sa klase ang terminong sumuko. Handa niyang gamitin ang mga huling tikatik ng pawis na isinusuka ng kanyang balat para tuluyang suwagin at araruhin ang pag-asa ng Utah Jazz. Inireserba niya sa fourth quarter ang huling buhos ng kanyang lakas kung saan nagtala siya ng 60% field goals at 15 puntos ang ginapas. Panay clutch shots ang dumaloy sa kanyang ugat, lalo na sa kanyang palabigasang mid-range jump shots, samahan pa ng 3-pointers na nagpanginig sa Utah Jazz. Sa mga huling clutch moments with only 42 seconds left sa gera, kung saan ang puntusan 85-85 na tabla, isang free throw ni MJ ang pumalya, pero sumigunda siya ng offensive rebound para ma-reset ang offensive possession ng mga torong kulay pula. At sa pagpwesto ni Scottie Pippen sa tagiliran, isang assist ang ipinukul niya para sa isang wide open three ni Michael Jordan. At sa paglunok ng ring sa bolang binitawan, ang Utah Jazz dito na nabulunan. Hindi pa natatagalan ang kanyang dagger three na lumaslas sa puso ng home crowd sa isang championship bout, ang Jazz na puwersang mag-timeout. With 6 seconds remaining sa Game 5, dito nga nakuhanan ng kamera si Michael Jordan na nakayakap sa umaalalay sa kanya na si Scottie Pippen pabalik ng bangko. At habang nagpaplanta ng defensive na plano ang kanilang maestro, serbisyong totoo ang hatid ng libreng masahe ni Pippen sa kanilang mayor at boss amo. Sakto lang ang halos pagkaubos ng gasolina ni Jordan. Hindi siya tumirik sa kasagsagan ng laban at ipinagmaneho pa rin ng Bulls para maisadsad sa girian. Sa pagkaubos ng oras 90-88, rehistrado na sa Bulls ang panalo. Dito lalamya-lamyang naitaas ni Michael Jordan ang kanyang mga tikom na kamao. Simbolo ng tagumpay sa larong sinikap niyang maitagpos hanggang sa dulo. Ang monstrous stats ni MJ sa Game 5 na 38 points, 7 rebounds, 5 assists, 3 steals at 1 block ang gumimbal sa Jazz. At pag-uwi ng Bulls sa kanilang tahanan, ang Utah dito na tuluyang nautas. Sa Game 6 na nga rin nangyari ang iconic title-clinching jumper ni Steve Kerr mula sa isang title-clinching assist ng kanilang superstar na nagselyo ng panlimang titulo ng Chicago Bulls at ni Michael Jordan. Kaya para sa mga tunay na basketball fans, irrelevant kung sino man ang iyong hinahangaan. Ang flu game na iyon ni MJ ay isang representasyon kung gaano kalaking sakripisyo ang kayang ibigay ng mga manlalaro para sa kanilang puso sa laro.
Sa kaso ng flu game ni Michael Jordan, higit pa ito sa basta pagiging profesional lang. Iyon ay testamento ng kanyang pagpapahalaga sa laban na handang sagarin ang sarili para sa larong dalawang bisig niyang niyakap at buong buhay na minahal. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.